Ayun sa ngayon, ang ituturo ko naman ay yung tinatawag na remote desktop. So, paliwanag ko lang muna kung paano yun. Minimize ko muna ito. So, yung remote desktop ay yung may capability yung ating server na makontrol yung screen ng mga client natin. For example, itong screen na to mapupunta dito. And then, may full access tayo na mabago yung mga setting ng ating client. Ganun. So, kumbaga, yun yung function ng ating remote desktop. Katin naman itong ginagawa, for example, yung client natin ay may problema, hindi niya maayos, pwedeng si server yung umayos. Okay? So, pakita ko lang yung kwan natin. Mukhang naglalag siya. So, okay naman yung recording. Unang step lang para makapag-remote desktop tayo ay punta lang tayo sa server manager. Okay, stop lang ako konti kasi 100% yun. And then, punta lang tayo guys sa may local server. Okay. Then sa local server, may makikita kayo dyan na remote desktop. Okay, makikita nyo na naka-disable pa. Click nyo lang yan. And then, para ma-enable yan, click nyo lang to. Allow remote connection to this computer. Then, click nyo lang tong select user. So, dito, pwede tayong mag-add ng user na pwede natin i-control. For example, yung meron tayong ginawa last time na user, si Gus at saka si RJ, pwede natin i-add yun. Click lang natin yung add button. Then, type lang natin si Gus. Then, check names. Okay, kapag, as you can see, kapag tinype lang natin yung Gus, automatic, lumalabas na yung sa database niya yung login details ni Gus. Okay? So, and then, click nyo lang yung okay. Pangalawa, i-add natin si RJ. Okay, then, check names lang ulit. Okay, automatic din. Okay nyo lang. So, nai-add na natin yung dalawa nating user na nagawa. meron pa tayong guys na kailangan pang i-add, which is si administrator. Si administrator ay yung ating server. Click lang natin ulit yung add. Type lang natin admin. Then, check names. Okay. Makikita nyo may administrator na lalabas. Then, click nyo lang yung okay. So, meron tayong tatlong user na yun na-add. Kumbaga, lahat ng user na ito, pwede natin ma-remote control. Or ma-remote desktop. Click lang natin okay. Apply. And okay. So, ganun lang siya kasimple. Then, kapag ni-refresh natin yan, makikita nyo, yung naka-disable na remote desktop kalina ay magiging enable na. Okay? So, makikita nyo, naglo-loading pa siya. Ayan. So, enable na siya. Ang next step naman natin ay punta tayo sa add roles. Click tayo sa manage. 100 guys, 100. Pababain natin siya konti. Ayan. Then, click lang natin yung add roles and features. Okay, sa add roles and features, click lang natin yung next. Then next ulit. And then dito, pipiliin lang natin si Remote Desktop Services. Okay, i-click lang natin yan. Then, click lang natin yung Next. Okay, and then, click lang ulit yung Next. Next. Okay, and then dito, guys, meron tayong 6 na pamimilian dito. Kailangan natin dito i-select si Remote Desktop Connection Broker. Si Remote Desktop Licensing. Then, add features tayo. And si Remote Desktop Session Host. Add features ulit tayo. Then, click lang natin ulit guys yung next. Then, click lang natin install. So, sa process to, sa installation, ipapass forward na lang natin. So, yan na guys. Tapos na nating install. Ayan. Feature installation. So, close lang natin siya. Okay. And then, next step lang natin ay punta naman tayo sa ating
client computer. Okay, sa client computer natin, try lang natin mag-login. Subukan natin. So, as a tenant kasi akong user, ito yung walang password natin. So, subukan natin mag-switch user muna. So, 100 na ito. Pababain muna natin konti. Okay. Switch user tayo. Okay, then other user. Okay, mag-login tayo kay Gas. Tapos, STF1234 at sign. Ayun, so bali bumaba na yung kanya. Nag-plot kasi yan. Nag-plot na 100%. So, nababa lang natin para medyo good sa recording. Ayan. Kasi guys, ano tawag doon? Mahirap kapag kwento eh. 100, baka mag-fix lang yung screen. Okay, so ang next nating step dito, punta tayo sa File Explorer. Okay, wait lang natin. Medyo mabagal. Then, doon sa may this PC natin, right-click lang natin yan. Then, properties. Okay, sa properties natin, baba lang natin yan. Punta tayo sa remote desktop. Click lang natin. Sorry guys, kung medyo humihinto ako ah. Kasi nakikita ko yung kanya pag nagwa 100. So makikita nyo dyan, sign in as administrator to change this setting. So makikita nyo, hindi ko siya remote desktop, flex connect control. Okay, using remote available windows. Okay. So makikita nyo dito, sign in as administrator to change this setting. So as you can see, hindi ko siya hindi ko magagamit yung remote desktop dito. Hindi ko siya may enable. Kung makikita nyo, wala siyang option, another option para ma-enable. So, ang gagawin ko, ayan, hanap pa tayo ng advanced setting. Okay, punta ako sa advanced setting. Then, kailangan ko ng administration password, username and password, administrator. Ito yung server natin, tapos yung password niya para mabago natin yung ating setting. Okay, so ito yun. Punta lang tayo guys sa my remote na tab, and then click nyo lang yung allow, then select user. So sa select user, ganun lang din sa ginawa natin last time. Click lang natin yung add. Okay, and then type lang natin yung gas. Ayan, then check name. Automatic lumabas na yung info niya, login info. Then okay. CRJ add din natin. Okay, check name. Then okay. Then ang last natin ay si administrator. Okay, check name na natin yan kahit admin lang. So, ayan na siya, nabuo na. Then, click lang natin, okay. Okay, nai-add na natin yung tatlo. Click lang natin yung okay. Then, apply. Then, okay. So, ganun lang siya kasimple. Para may add natin siya sa remote desktop. Kung makikita natin siya sa remote desktop, kung kalina, wala na, ito na, oh, nagkaroon na ng ibang option. Oh. Okay. Baga, nai-on na. Kalina, hindi natin may on, diba? So, back lang tayo sa pinaka-home niya. Ayan. Sa pinaka-home page niya. Ngayon, try naman natin siyang i-remote na gamit yung server natin. So, para ma-remote siya,
need natin ng isang application, ang tawag sa kanya ay search natin siya. Remote desktop connection. So ito 'yon. Yung remote desktop connection natin. Click lang natin 'yan. Okay, tingnan natin. 100. Ayan. So ito yung remote desktop connection natin. So click lang natin yung show option. Sa computer, ang need natin dito ay yung IP ng ating client. So ang IP ng ating client, close ko lang tong iba. Ng mga window. Pagdito natin mga pinagbubuksan. So para malaman ulit yung IP nito, okay, nagra-run lang tayo, di ba? CMD. Then, type lang natin yung IP config. Enter lang natin. So as you can see, ang IP niya ay 192.168.23.10. So yun lang ang itatype natin dito. Tingnan mo muna yung kanko. So good naman. Ang IP niya ay 192.23.10. So after nyan, yung username niya, automatic naman na type niya lang dito, gas, yung sa username niya. Kasi wala pa yung nakalagay eh. Okay, so naglalag siya. Oops, mukhang kwan na. Oops, 100%. Wait lang ha. Hintayin lang natin siya. Ayan. Nag-full 100% na naman kasi siya. So, yun. Goods na. So, ang ilalagay nyo lang dito ay yung kanyang IP. Ito siya, yung IP ng ating client. And then, yung username niya. Ang username natin ay Gus. Ayun, makikita nyo. Gus. Window key. Pag tinignan niya sa window key. Restart. Ayun o, Gus Ortiz, di ba? Balik lang natin. Check natin to. So, 100 na naman. Okay, yan. So, click lang natin, guys, yung connect. Okay, need din natin dito yung password ni Gus na user. So, type ko lang yung ASDF1234 at sign natin. Okay. Then, wait lang natin siya. Okay. Minimize ko, mukhang goods naman siya. So, wait lang natin siya para makontrol. Yun, ayan guys, as you can see. Okay, hinintay ko lang siyang bumaba. Kasi anong tawag doon? Apaka, ano? Hindi halos kayanin nating computer. So, hinintay ko lang na bumaba yung CPU usage kasi magbipix lang yung screen natin. So, para ma-demonstrate ko, so, ito na siya. Okay, ang isang indication na naka-remote desktop tayo and dito yung IP ng ating remote. And then, okay, makikita nyo yung screen kalina ng ating client. Okay, eto, ayan, dito na. Okay, pwede natin dito lagyan ng text yan. For example, hello, this is the server. Ayan. So, for example, yan, message na yan. Hindi ko natatanggalin. And then, para hindi na mag-lag, kasi nag-lag kasi siya masyado eh. Kaysa mag-open pa kasi sana ako ng ibang mga, for example, itong kwa natin. Anong tawag nito? Itong ating Microsoft Edge. Kaso, dadagdag pa siya dito sa ating processes. So, lalo maglalag. So, yan lang ang demonstration na ipapakita ko. I-minimize ko lang para wala. So, para i-close tong desktop connection na to, click nyo lang tong close. Ayan. And then, mag-close na yan. Then dito, pwede na tayo mag-login. Ulit. Try natin i-login si Gus. Tignan natin kung andun ba yung this is server. Okay, double check lang natin. So, makikita nyo, may kanyan. Ano tawa doon? Ito, CMD. So, makikita nyo, hello, this is server. Ang gumawa niya yung server natin. So, goods na goods siya. From servers to client. Paano naman kung yung baliktad naman? So, baliktad naman, si client naman, yung magkocontrol sa server. Hey guys, bali, pinababa ko lang yung ating CPU usage ulit.
kasi mataas na naman. Malakas pala tong kuha na to. Remote desktop connection. So, ayan. So, pakita ko lang kung ano yung ginawa ni server kalina. You know, hello, this is server. So, isang patunay lang na talaga na-control siya ni server. Okay, ngayon naman ang ituturo ko kung paano baliktad naman. So, ang makokontrol naman ay si server ni client. So, kalina, ginawa na natin yung add. Nag-add na tayo, guys, ng mga user na pwedeng i-control ng client natin. So, syempre, hindi natin magagawa yun kung hindi natin alam yung password ng ating server. So, kalina yun yung ginawa natin. So, ngayon, try natin naman yung remote desktop connection. So, pakita ko lang to. Baka sobrang maglag ulit. So, type lang natin dito sa search bar. Angit. Mamaya, magsasamay ako eh. Remote desktop connection. So, ito. Click nyo lang to. Remote desktop connection. Okay, then the same thing na ginawa natin kanina. Look natin. Alamin muna natin IP ng ating server. So, ang IP ng ating server ay, okay, mag-run lang ulit tayo ng CMD. Then, IP config. So, 23.2. Ayan. So, type lang natin dito yung IP ng server. 192.168.23.2. Okay, and then yung ating username ay administrator lang. Administrator. Then click lang natin yung connect. Okay, so syempre kailangan natin to ng administrator password. Kailangan lang natin enter yung administrator password natin. Yung ASDF1234@. Check natin yung ating kwan. Uy, good siya. Okay. So, makikita nyo, meron siyang error na lumabas. So, ang sabi dyan, an authentication has error occur. The function requests is not supported. So, this could be due to the encryption and Oracle for more info. So, sabi dyan, the function requested is not supported. Either baka akon ko lang ha. Try pa natin isa. Isa pa. Kasi ganito lang naman yung ginagawa namin. Ginagawa natin sa may window sa Windows 7 last time. So, sa pang connect, try pa natin mag-isang connect. Okay, type pa natin yung password. ASDF1234@. Okay, so ganyan pa rin. Okay, remote desktop connection. Sabi niyan, the function requested not supported. So baka dito, sa ating Windows Server 2012, tinanggal niya na yung function na pwedeng kontrolin si Windows client natin yung ating mga server. Sa tingin ko lang ha, baka tinanggal na yung function na yun. Kaya ganito yung lumalabas. So kapag may nakita akong, pag nahanap ko kung paano yung solution nito, mag-create lang ako ng panibagong video para dito. Pero sa ngayon, napakita ko naman ng maayos sa inyo kung paano okay, makapag-remote desktop gamit lang yung server. Pero yung client to server, hindi natin napakita kasi ito yung lumabas na error. So, I hope na meron tayong natutunan ngayon. I just want to say thank you.